Sa video na ito ay pag-aaralan ang naratibong ulat. Layunin, nakasusulat na sulating batay sa maingat, wasto at angkop na paggamit ng wika, naratibong ulat. Ano ang naratibong ulat? Ito ay isang dokumentadong ulat ng pangyayari sa isang pagpupulong, komperensya, konbensyonal, programa, palatuntunan, at iba pa na isinusulat sa kronolohikal na paraan. Ito ay magsisilbing patunay o ebidensya na ang isang kaganapan ay naisakatuparan o nangyari. Sa pagsulat nito ay dapat may simula, gitna, at wakas. Sa paggamit ng wika sa pagsulat ng naratibong ulat ay kinakailangan na magaan kahit na formal ang pagkakasulat para komportableng basahin ng mga mambabasa. Ano ang mga bentahe ng naratibong ulat sa teknikal na sulatin? Una ay napupukaw ang atensyon at emosyon ng mga babasa. Pangalawa ay nahihikayat ang mga mambabasa. Pangatlo ay madaling maunawaan ng mambabasa at mabilis basahin ang teksto. Pang-apat ay mas epektibo ang pagproseso sa utak ng mambabasa. Panlima ay mas natatandaan ang isinasalaysay na pangyayari. Ginagamit ang naratibong ulat sa maraming propesyon, katulad na lang ng paglalarawan ng mga pulis sa isang aksidente, mga doktor na naglalarawan ng mga operasyon at kalagayan ng pasyente, mga propesyonal sa human resource na nagpapaliwanag ng mga maling asal ng empleyado at mga guro na naglalahad ng karanasan sa pagtuturo at marami pang iba. Mga paraan sa pagsulat ng naratibong ulat. Una ay gumawa ng burador o draft at sagutin ang sino, ano, kailan, saan o bakit at paano. Ilagay sa talata ang mga detalyeng kailangan sagutin. Dito makikita ang kabuuan ng ulat dahil masasagot agad ang mga inisyal na tanong sa isip ng mga mambabasa. Pangalawa ay pahalagahan ng oras at detalye. Ilahad ang mga iyon sa ulat para mas maunawaan ng babasa. Pangatlo ay iwasan ang paggamit ng mga pangalan kung ito ay ulat na tungkol sa pag-iimbestiga sa isang kaso. Kinakailangan nila ng proteksyon kaya iniiwasan ito. Pang-apat, kailangan na ang pagsulat ng naratibong ulat ay akma sa iyong layunin. Maaaring isulat ang bawat aksyon na may kasamang pagsipi sa mga sinabi ng mga kasangkot o pagsulat na may kasamang dialogo na ikinukwento ang mga pangyayari sa bawat eksena. Panlima, gumamit ng unang panauhan. Kung nasaksihan ng manunulat ang pangyayari, maaaring gamitin ang unang panauhan para gamitin lang ito sa mga ulat na hindi kahingian ang pagiging obhetibo. Pang-anim ay gawing detalyado ang ulat. Ilarawan ang mahalagang katangian sa pangyayari. Pampito ay gumamit ng anekdota. Ipaliwanag ang eksena, araw, oras o sitwasyon kung kailan sinabi o ginawa ang isang bagay. Magiging mas malinaw ang pag-unawa ng mambabasa sa pangyayari. Pangwalo, kailangan ito ay kronolohikal o may pagkakasunod-sunod, karakterisasyon at paglalarawan sa karanasan. Ano ang tatlong bahagi ng naratibong ulat? Una ay ang simula. Ito ay ang panimulang pangyayari mula sa kung paano nagsimula ang palatuntunan, seminar, kompetisyon, pagpupulong na nakabatay sa programa o imbitasyon. Isinasalaysay dito kung sino-sinong tao ang nagsalita, nagbigay ng pampasiglang bilang at iba pa. Pangalawa ay ang gitna. Ito ay ang pagbubuod sa mga naganap na panayam at pagtalakay sa mga paksa. Inilalahad dito ang mga bagay na iyong natutuhan na makatutulong sa larangan na iyong itinatahak. At pangatlo ay ang wakas. Dito makikita ang resolusyon, konklusyon, at mungkahi. Kung ang dahilan ng isinasagawang pagpupulong ay upang magbigay linaw, magbigay mungkahi at bumuo ng desisyon, napakahalaga na mailagay dito ang pinakamatapat na pamamaraan.